Sir Trump Mens na nauwi sa Habulan. Arestado ang isang suspect at kasama niya na nerentahan umano ang isang SUV at ibinenta sa social media. Isang lalaki at saka isang babae, sila po yung actual person na nagrenta at tumangay nung sasakyan. Yung involved po ditong sasakyan is worth 1.2 million, ibinebenta nila ng 350,000. So, maiinganyo po yung ating mga biktima. Nerentahan umano ang sasakyan ng dalawang araw, pero hindi na raw sila makontak ng may-ari. Kinabukasan, pinost umano ng mga suspect na for sale ang sasakyan. Pero hinanap muna ng interesadong buyer ang rehistro ng sasakyan at kinontak ang may-ari, kaya nagkabistuhan. Nalaman nung buyer na hindi ibinebenta ng registered owner yung sasakyan niya. In fact, is hinahanap na niya dahil nirentaan, hindi na ibinabalik nung nagrenta. Isa pang suspect ang arestado matapos ituro ng mga naunang nahuli. Si Police Lieutenant Colonel Gijon Ines na naging Investigation Unit Chief ng Makati Police at aktibo pa rin member ng Eastern Police District. During that time po ay it appears po base po sa investigation po ng Highway Patrol ay siya po ang nagbibigay po ng instruction doon sa dalawa at nakita po nakausap pa niya ito prior po doon sa bago pa nagkaroon ng takbuhan. Sa impormasyon ng Special Operation Division ng HPG, kabilang ang mga suspect sa grupo na sangkot sa rentangay. Sa katunayan, dati ng araw may mga reklamo laban sa kanila. May mga link diagram na po kami, may mga association matrix na po na nakokonek po sila. Mga personalities na po na nahuli natin ay may mga previous involvement na po with the same modus. Sa eksklusibo kong panayam, itinanggi ng police official ang aligasyon. Nagbabayan sila nga siya ng sasakyan. Pero sa pagkakalam niya, malinis itong binibili niya. Kinuha ko po, kompleto ng ORCR. May deed of sale open, deed of sale. So in-offer ko sa iba din naman without knowing na yung pinag-offeran ko yung may-ari pala. Naka-detain pa rin sa HPG SOD facility ang mga suspect na naharap sa reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016 at falsification by private individual and use of falsified documents. Bukod pa yan sa posibleng kasong administratibo para kay Ines. Well, galit definitely yung ating Chief PNP. Sabi nga niya, itong mga ganitong kaso na kinasasangkutan ng mga polis regardless kung ikaw ay police commission officer o non-commission officer, ang sabi ng ating Chief PNP ay pinabibilis niya lahat ng kaso na ito at ayaw niya basta suspension lang or demotion. Gusto niya i-dismiss lahat. Sorry to the PNP organization, ma'am, for putting the PNP organization in a bad light. This is my personal choice and I would suffer my consequences. It's only the court will prove my innocence and the degree of my participation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi.